ako galing sa isang mahirap na pamilya. Ang tatay ko isang bus driver. Ang nanay ko ay isang housewife. Natatandaan ko wala kaming sariling bahay. Nangungupahan lang kami. At wala kaming maraming kasangkapan sa bahay. Wala kaming television, wala kaming refrigerator. Talagang mahirap na pamilya. Kaming lahat ng pitong magkakapatid nag-aral sa public school, sa Bangkal Elementary School sa Maykawayan, Bulacan. May pagkakataon na apat na beses o limang beses na papanik yung mga magulang namin para sabitan ng medalya yung limang anak na sabay-sabay na nag-aaral sa elementary. Dahil public school kami, naging katungkulan ng magulang namin, ng nanay ko, na hubugin kami bilang mga Katoliko at mabuting Kristiyano. Matapos ako ng high school, entrance scholar ako. So, naisipan ko na mag-aral sa isang high school sa Maynila. Nag-first year high school ako sa Mapua Institute of Technology. So, nung second year high school, lumipat na ako sa Gregorio Araneta University Foundation sa Malabon. Doon na ako nagtapos ng high school. Ang pinakamahirap na dinanas ko nung ako ay lumalaki, nung ako ay nasa high school. Kasi nung nasa high school, dalawang sets lang ang aking uniforme. Na sa buong taon, magpapalitan lang yung dalawang sets ng uniforme. Isa lang ang aking sapatos. Binibili lang ako ng sapatos tuwing Pasko. At kinakailangan na paabutin ko yung sapatos na yon hanggang sa susunod na Pasko. Ito yung batang naglalagay ng cardboard sa sapatos kasi wala silang pambili ng sapatos. Naranasan niya ang maglakad ng mahabang distansya dahil wala siyang pamasahe. Nung siya ay bata, siya yung batang pinapalabas at hindi pinag-i-examine kasi hindi siya nakabayad ng kanyang exam fee. His humble beginnings, he did not take advantage of. Instead, he made use, I think, he made use of it as a motivation to pursue higher learning. Naging mapalad ako dahil marami akong mga kaklase sa high school na naiintindihan ang aking sitwasyon. Merong okasyon sa bahay nila na malapit lang doon sa eskwelahan namin, lagi akong imbitado. Para siguro sabi nila, makakain naman ako ng iba. So, kaya hanggang ngayon, yung mga kaklase kong yun ay para kong mga kapatid. Para matulungan ko yung tatay ko sa pagbuhay sa pamilya, ako at saka yung dalawang kapatid kong babae na matanda sa akin, ay nag-volunteer na magtrabaho. Naging bookkeeper ako ng isa kong pinsan na mayroong hanap buhay, may negosyo. Hindi ko naman masyadong ininda ang ganong schedule dahil nakikita ko na nakakatulong naman ako sa pagbuhay ng pamilya namin. Tinulungan talaga niya yung aming mga magulang para matustusan yung pangangailangan naming mga nakababata at hindi siya tumigil hanggat hindi kami natapos lahat niyang mga kapatid. Ang isa sa mga nakintal sa isip namin magkakapatid nung kami ay lumalaki na ang tanging naming pag-asa upang makaahon sa hirap ay edukasyon. Kinakailangan magkaroon kami ng magandang edukasyon upang kami ay magkaroon na magandang hinaharap. Magkaroon kami ng magandang pagbabago sa aming buhay, kinakailangan magkaroon kami ng magandang edukasyon. He was number one. He graduated valedictorian in elementary and high school. Nakatapos ako, I enjoyed the scholarship ng 5 taon. Nakatapos ako, yun nga, ang kondisyon, kinakailangan
kumuha ako at magtapos ng isang science course. Ang pinili ko ay agricultural engineering. Nung natapos naman siya ng kanyang unang degree sa kolehiyo na in engineering, summa cum laude naman siya. Ako po ay nag-aral ng abogasya dito sa College of Law habang ako ay congressman o assemblyman sa interim batasang pambansa. He was a youthful student. From first year to fourth year, I was there as a member of the faculty. I was not the dean. And he graduated in 1983. And I was impressed because you know why? He was a member of the Law College of Law Honor Society. One thing particularly good with Danny is he possessed a very logical mind, but at the same time, very practical. He had high IQ, but also tremendous EQ. Actually, he's the very inquisitive type. You know, he would actually ask questions from the professor and to get a better understanding of the subject matter. His expertise is civil law. That was duly established even then. He was very good in succession, obligations and contracts. And not only that, he was also good in political law and constitutional law. One thing good with Danny is he never thinks on the basis of a de cajon or by the book. When he needs to, he thinks outside of the box. Natapos po ako ng law noong 1983. Natapos po ang term ko bilang assemblyman noong 1984. Matapos po akong maging abogado, matapos akong makapasa sa bar, ako po ay sumanib sa isang law office sa Makati. Pero agad-agad ako ay nag-apply upang kumuha naman ng Master of Laws degree sa UK. Sa pagkatapakaganda po nung package na ino-offer ng aming scholar, ng scholarship ng British government, doon po ako nag-apply. At ako po ay nagpunta sa Inglaterra noong 1985 at nag-aaral ng aking pagkadalubhasa sa batas. Master of Laws po ang aking kinuha sa University of London sa Queen Mary College. To make the long story short, ako po ay nakauwi noong Marso na yata yun, 1987. Ang unang-una ko pong ginawa ay pumunta dito sa College of Law upang bisitahin ang aking alma mater. Nung makita po ako ni Dean Carale, si Dean Carale ang dean noong panahon na yon. And I mentioned, oh, why don't you teach? That was it. You know, the first subject he taught in law school. And I was already the dean at the time. Persons and Family Relations. And that will explain naman, sabi ko, walang hiya. Kaya pala magaling sa succession. Because Persons and Family Relations deals with family law. Yung succession, yun ang malaking problema sa law. Actually, he knows succession. That is very rare. Succession is a very difficult subject. He's also very good in commercial law. He taught corporation law for a good number of years. And it bode well for him. When he became commissioner. Bilang professor, si Danny demands a lot from his students kasi nga ang laki ng kanyang effort at oras na ginugugol in preparing for his classes. Pero higit sa lahat, I think si Danny ay teacher. Siya ay professor. I remember he was with a law firm and he was teaching at the same time at nung binigyan siya ng choice ng law firm, you have to stop teaching and devote all your hours to the law firm, ay hindi na siya nag-isip at alam na natin kung ano ang kanyang ginive up. More than anything, he will always be a professor and he will always be a professor sa Unibersidad ng Pilipinas. Ang una ko pong hinawakan na klase ay mga third year law students. At isa po doon sa mga estudyante ko doon sa third year class na yon ay si Gabby Roldan. Isang magandang binibini, matalino,
At that time, ay isa ng radio TV personality sapagkat siya ay newscaster sa Channel 9. Matapos po ang na siya ay aking maging estudyante, the rest is history. And now, well, this year we celebrated our 25th year of marriage. And I think nakita ko na rin yung wisdom behind that statement that love is a choice, love is a commitment. Bilang isang ama, gusto lang niya na yung mga anak niya ay mahanap ang kanilang mga sarili. He has never pushed them to be lawyers, for example. He has always been more lenient about telling them to be whatever it is they want to be. He tries to inculcate hindi lamang sa personal na buhay, pero pati sa kanyang professional life. He has always striven to be fair to everybody. Wala po akong balak sana na maging dekano ng College of Law. Ako po happy na doon sa aking mga ginagawa in addition sa pagiging isang profesor. When he became dean, this college, by the way, is very fortunate he became dean, no, before he became president. Because his views about the university, College of Law was, this should become one of the best universities, not only in this side of the world, but also in greater Asia. So it has opened up. It has given a lot of opportunities to law students. And that should be the kind of attitude that many deans should have, you know, which is to open up, you know, give more opportunities to others. I think it's only in the College of Law where we have the so-called old fogies. We have several former deans who are still members of the faculty. Of course, they're not regular members. They've retired. They were allowed by Danny to teach. Look at the extensions made by him in his term. Dalawang extension yan. And you know what? He's building an elevator. You know why? That is precisely for the elderly. They cannot go to the library because they cannot use a wheelchair. The stairs are steep. He had a show on TV. They call it Attorney de Campanilla. Usapang de Campanilla. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi. Dito lamang sa DZMM. Ini-interview siyempre yung client. Siyempre, pagka kinakailangan, masanay siya na tanungin yung kliyente, ano ba yung mga dapat nating tanungin. Naisip ko po na baka naman ako ay makatulong taglay nung aking karanasan sa pagkapatakbo ng isang paralan. Ako po ay naging presidente ng Araneta University Foundation. So, in-offer po nila sa akin ng posisyon habang ako ay commissioner ng Securities and Exchange Commission. Sabi ko, siguro ay isang pagkakataon ito upang makatulong ako kung ano man ang aking taglay na kaalaman magamit ko sa pagkapalakad ng isang eskwelahan. Seconded po ako sa Securities and Exchange Commission for 4 years at seconded po ako sa Araneta University ng 2 taon. Pumayag po sila, lalo na si Dean Magalyona, na ako ay ma-second, na ako ay seconded lamang sa Securities and Exchange Commission at saka sa Araneta University, but on one condition, na habang ako ay seconded, ako ay magtuturo. Sa aking taglay na karanasan sa pagpapalakad ng isang eskwelahan, sa palagay ko ay lalo akong hinamon na tumulong sa pagpapaganda ng lakad o takbo ng College of Law. I took it as a challenge. Kaya pinalad naman po tayo na at binigyan kinasihan ng magandang kapalaran, naging dean po ako ng College of Law noong 2010. Noong po tayo ay tumatakbo, ang aking pong paniwala ay hindi ako mananalo. Pero kaloob din po siguro ng Diyos na ako ay binigyan ng magandang kapalaran
at naging pangulo. Napakalaki po ng hamon na ito. Napakahirap po na maglingkod bilang pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas. Napakalaki po ng dapat baguhin. Napakalaki po ng dapat nating gawin pa upang mailagay natin ang UP sa dapat niyang kalagyan bilang pangunahing unibersidad sa sulok na ito ng daigdig. Dapat tayo ang pinakatanyag at pinakamahusay na unibersidad, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa sulok na ito ng Asia. Kasihan po sana tayo ng Diyos at sa inyong tulong, sa tulong ninyong lahat, sa inyong pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan po ng faculty, ng estudyante, ng ating mga manggagawa, ng ating mga researchers, at ng ating pamahalaan, ng ating alumni. Kung magtutulong-tulong po tayong lahat, sa aking palagay, wala pong imposible. Magagawa po nating lahat ang gusto nating marating ng ating pamantasan.